Hindi na nakapalag sa pulisya ang lalaking scammer umano at nagpapanggap na broker ng petroleum products mula sa ibang bansa. Ang mailap na suspect na ilang taon na nagtago, milyong-milyong piso raw ang natangay mula sa mga biktima. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagbukas ng pinto sa condo unit na ito sa Quezon City, agad sinunggaban ang kanilang target. Mga pulis kami na NTRPO sa Absog. Ngayon, ikaw ay aming inaaresto sa sala mong estafa. Arestado ang 37-anyos na suspect sa kasong estafa at bouncing check law na sa kabila ng mga warat at pagtugis ng mga law enforcement group ay ilang taon ding nakapagtago. Tumambad sa mga operatiba ang ginagawang presentation ng suspect na hinihinalang gagamitin sa kanyang susunod na bibiktimahin. Ang pakilala niya is parang broker siya. May connection siya sa mga nagpaparating ng petroleum product from Singapore and Malaysia. May front pa siya na magkakaroon ng memorandum of understanding. Then only to find out na wala talagang effort, walang brokerage na nangyayari, walang dumarating talaga. Milyong-milyong piso na raw ang natangay ng suspect. Naging susi raw ang impormasyong ibinigay ng isang impormante para matukoy ang kinaroroonan ng suspect. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag ang suspect na nakapit ngayon sa Camp Bagong Diwa. Payo ng NCRPO sa iba pang naging biktima ng modus ng suspect na dumulog sa kanila para maghain ng reklamo. Paalala ng NCRPO para di mabiktima ng ganitong scam. Marami namang way to verify if he mentioned a certain company. Pwede mo rin i-check sa SEC natin, no, kung registered itong mga kumpanya na to. At hindi tayo basta-basta magtiwala, lalo na kung malalaking halaga yung ating i-invest. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Political harassment. Yan po ang tingin ni Vice President Sara Duterte sa pagdawid sa kanyang kapatid at asawa sa pagpupuslit ng bilyon-bilyon pisong halaga ng shabu noong 2018. Nauna nang itinanggi na Congressman Paolo Duterte at Second Gentleman Attorney Mance Carpio ang akusasyon. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Si Pulong, si Mance. Sa pagdawit ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, kina Representative Paolo Duterte at Attorney Mance Carpio sa pagpupuslit umano ng 6.8 billion peso shabu shipment noong 2018. Sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi raw siya makakapagbigay ng pahayag sa ngalan ng kapatid at hinayaan niya raw magsalita kaugnay nito ang second gentleman. Pero ayon sa Vice Presidente, political harassment ito. Hindi lang dyan sa kaso na final pa sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Sinagot din ng bise ang datos ng Department of Budget and Management na kabilang ang Office of the Vice President sa mga ahensyang may mababang budget utilization rates as of June 2024. Ang alam ko ang lowest is the House of Representatives. Sila yung lowest utilization rate. So sila siguro muna yung unang-una magpresenta ng kanilang catch-up plan. Sa mga nakalipas na araw, umugong ang usap-usapan ng umano'y impeachment laban kay VP Sara matapos sabihin ni Roque sa isang video na naka-upload sa social media na may maghahain anya ng impeachment laban sa bise. Sabi ng bise, inaasahan na anya ito. Expected na natin yan dahil mainit nga ang politika ngayon dito sa ating bayan. Pero inuulit ko, sana ay hindi madala ang ating mga kababayan sa ingay ng politika, kundi dapat tutukan talaga natin yung totoong problema ng ating bayan. Handa rin daw ang bise na sumailalim sa hair follicle drug test na ipinanukala ng kapatid na si Congressman Pulong na gawing mandatory para sa mga opisyal ng gobyerno. Nais daw niyang makasabay sa drug test ang mga kapatid na sina Representative Pulong at Davao City Mayor Baste Duterte. Gumawa lang siguro ng guidelines yung mga tao nagde-demand ng drug test. Merong kukuha
may third party nakukuha ng kanilang sample, tapos meron din kaming sarili naming sample para dalawa yung testing. Ngayong araw, nanguna si VP Sara sa book donation activity sa Davao City Library and Information Center. Binasahan din niya ng kwentong pinamagatang isang kaibigan ang nasa 30 mga bata mula sa iba't ibang orphanage sa Davao City. Para sa GMA Integrated News, or Jill Relator ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Matapos ang ilang linggong rollback, asahan ang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, posible mahigit pisong dagdag singil sa kada litro ng diesel at hanggang piso naman sa gasolina. Nauna nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department na isa sa mga dahilan ng taas presyo ang lumalalang tensyon sa Middle East dahil sa posibleng pagganti ng bansang Iran. Tatlong weekend muna sarado ang buong LRT Line 1. Paghanda po ito sa pagbubukas ng Phase 1 ng LRT 1 Cavite Extension na itataon po sa Burr Months. Pero may mga pasaherong hindi raw alam ang anunsyo. Nakatutok si Bam Alegre. Nakababa ang steel barrier at may mga nakapaskil na abiso sa LRT Monumento Station kanina alas 6 ng umaga. Simula ngayong Sabado, sarado ang buong LRT Line 1 ng tatlong weekends para paghandaan ang pagbubukas ng LRT 1 Cavite Extension Phase 1 sa last quarter ng taon. Dito dudugtong ang Cavite Extension Project sa LRT Baclaran. Ayon sa pamunuan ng Light Railway Manila Corporation, tututukan nilang integration ng signaling system ng bagong linya mula yan sa Redemptorist Asiana Station sa may Baclaran hanggang sa Dr. Santos Station sa may Sukat, Paranaque. Sa Hilpuyat Station sa Pasay, may mga pasaherong nadismaya. Nagulat talaga ako nung nakita ko na sarado. Kasi nag-work pa ako sa call center and pauwi pa lang ako. And pagod na pagod na. Masama loob ko, bigat pa naman ang dala ko. Kasi dyan ako dire-diretso eh. Umaaray rin ang ilan nagtitinda sa labas ng train stations tuwing weekend. Apektado rin ako eh. Dalawang araw, gutom ako eh. Kapag natapos ang LRT 1 Cavite Extension Phase 1, iikli ang oras ng biyahe ng daan-daang libong pasahero. So tingin ko mas okay sa mga taga Cavite na may extend yung LRT. Payo ng Light Rail Manila Corporation sa mga commuter, humanap muna ng mga alternatibong public transportation at ruta. Sa ating pong mga commuters, unang-una po umihingi kami ng paumanhin sa naging temporary inconvenience. So rest assured na yung ginagawa po namin ito ay para sa mas long-term convenience para sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Baka puso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.